welcome back to another video. Nagpapatubig sila, guys. Oh. Patutubigan para ano, para mabilis ang paglaki nila. Bali ano to, halos kalahating araw din na nakabukas ang tangke. Kapag walang ano ha, kapag walang brown out, brown out, halos kalahating oras, ay kalahating araw din ang tubig hanggang makarating dun sa dulo. Ganyan. And ano, naglalagay ng anuhan si father-in-law dito. Ah, ayun. Papa, gagamitin yung kinasunil na motor. Magbabayad na lang para mabilis. Ayan. Ang lalaki na ng dahon. Lalaki na. Pwede na namang kuhanan pang gisa-gisa. Lalo to, oh. Para sa gisa-gisa lang ba? With sardines. Gisa-gisa with sardines. Hi guys! Bali, nandito ako sa harap ng bahay. Naglilinis ako. Kagaya nakikita nyo, nagtatanggal ako ng mga damo. Alam nyo yan, yung mga damo na nakadikit sa lupa. Maliliit siya eh. Pero may gamit akong ganito. So, tapos ko na doon. Papunta doon sa halamanan ko. Tapos na ako. So, papunta naman dito sa... dito, sa may kabilang halaman. Ayan. May bulaklak na to, oh. Color red. Color red pala siya. Pakita ko sa inyo. Ayan, ha. Color red yung ano niya. Bulaklak niya. So, dito naman ako maglilinis. Ayan. So, papunta doon sa likod naman yung linis ko. Pero dito sa may harapan, wala na, tanggal na yung mga damo-damo. Kasama ko kanina si Asher, pero nung dumating yung school bus, sumunod siya sa school bus, sinundan siya ni Ama, so hindi ko alam kung saan sila nakarating. So, ayun, oh, yeah, ganyan guys, oh, maliliit. Ayun yung papunta doon, maliliit siya. Hindi ko siya kayang kunin na pakamay na ganyan. Masakit siya sa kamay. Ganito. Kaya ang ginagawa ko, ginagamitan ko nito, ganyan. Ginaganito ko. Madali lang naman. Masakit nga lang sa kamay kasi maliliit yung damo. Masakit yung ganituhan ba. So, ito yung ginagawa ko ngayong umaga. Linis-linis lang para malinis ang paligid. At habang inaantay ko na rin si Asis na dumating. So, ito yung pinagkakabalahan ko ngayon. So, balik-balikan ko na lang ulit kayo mamaya, guys, na. Medyo busy ang inyong mami, Jo. Busy ang Inday, Jo. Nilinis ng paligid. Hi, guys! Naumutla ako. Hindi ako naglagay ng lipstick. Bali, wala pa si Asis. Kanina ko pa siya inaantay. Ano na dito? 12:30? Pero hindi pa siya dumadating. At tinawagan ko na siya. Sabi ko, umuwi ka muna para kumain. Hindi daw siya makaalis sa pilahan kasi siya na yung susunod na nakapila. Tapos na sila nagpatubig. At ang aking tetsay na lunod. Pero okay lang. At least, nadiligan siya. Ayan. Nalunod. Yung iba na tanggal sa ano. Tatanim ko na lang siya ulit mamaya. Masyadong malakas yung pressure ng tubig na nanggaling dito. Kapunta doon. Tingnan nyo, oh. Ang dami, mga puting ano, white birds. Alam nyo ba guys, kung bakit sinasabi ko white, white, hindi ko siya pwedeng sabihin sa Tagalog term ng white kasi ibang ibig sabihin nun dito sa Nepal. Ano, private part ng babae, yung Tagalog ng white.
Kaya minsan ano, nag-iingat talaga ako sa mga ganun na words. Kasi baka isipin nila kapag naririnig nila, lalo kapag nagvi-video ako eh, baka isipin nila binabanggit ko yung private part ng mga babae. Ang dami nila, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kumakain sila ng mga uod-uod. Insekto siguro. White na white ang kulay eh. Nauulam ba to? Ay, lumipad na sila. Ang ganda no, ang ganda nung pagkaka-white niya. Tapos ano, yung beak niya, yellow, gold, something na ano, golden yellow yung kulay. Ang ganda, may bulaklak pala to, akala ko wala. Dito lang iniwan ni Asis yung rugs para sa tuktok eh. Ganda. Namukadkad. Ang dami niyan dito. Di pa nga ako. Gusto ko nang tanggalin to. Oh, ang pangit na. Ganda na tignan. Wala na yung mga damo-damo dyan. Nalinis ko na lahat. Oh. Kahit yung dito sa gilid-gilid, wala na. O, diba? Mas maayos siya tignan kapag walang damo sa harapan. Hindi ko tinanggal yun yung nasa may gilid ng daan. Hayaan ko lang siya dyan. Sa may mga halaman. So, ayan guys. Nandito na ulit ako sa kwarto and natutulog si Asher. So, ito yung pagkakataon ko para sagutin yung mga ibang nagtanong kung dito ba daw sa Nepal ay pareho sa atin na yung asawa yung asawang lalaki ha, iniintrega niya yung buong sahod niya sa asawa niyang babae. Yan. So kanino nga ba napupunta ang sahod ng asawa namin? Asawa namin. Saan nga ba napupunta yung sahod ng asawang lalaki? Dito sa Nepal, sa nanay nga ba o sa asawa nila? Ang alam ko lang guys no, nung panahon pa ni Kopong Kopong dito sa Nepal, alam niyo na yung ibig sabihin nung panahon na yon, panahon nila noon, nung lumang panahon nila. Ang alam ko, ang sahod ng asawa ay napupunta talaga sa nanay. Ibinibigay talaga nila sa nanay kasi nga ang turing nila sa nanay dito ay queen, siya yung reyna, yan, siya yung reyna ng tahanan, siya yung queen, siya yung nagbabudget, siya yung bahala sa pera. So, yung anak nilang lalaki na may asawa, hindi diretso na ibinibigay ang pera sa asawa niya, kundi sa nanay niya. Ganun sila noong panahon ni Kopong Kopong pa. Pero dahil nga, syempre, nabago na rin ang panahon, may mga pagbabago na rin, and may mga ibang lalaki na rin na nakarating sa abroad, nakakita na sila ng ibang kultura, nakakita na sila ng ibang, alam niyo yon, ibang traditions, ganyan. Nabago na rin yung set ng isip nila. Sa panahon ngayon, may mga lalaki na ang sahod ay binibigay na sa asawa nila, hindi na sa nanay. Pero meron pa rin yung mga traditional family talaga. Parang yung mga edad nila ama o yung mga mas ano pa sila na, nila ama, ganun. Kumbaga yung mga hindi pa nakakakita ng ibang culture, kumbaga yung nasa isip nila ay yung culture pa rin nila, yun pa rin ang sinusunod nila. Meron at meron pa rin na ang asawa ng asawang lalaki ay ibinibigay pa rin ang buong salary sa nanay nila. So, sa mga asawa nila, minsan kalahati. Halimbawa, kalahati kay nanay, kalahati kay wife. Ganun yung ginagawa ng mga iba. Pero kay Asis, since pa nung nasa Qatar pa kami, sa akin niya talaga iniintriga yung pera. At ako yung nagbabudget. Then, magsasabi lang siya na kailangan natin magpadala sa Nepal, kailangan nila ng ganito. Doon ako nagbibigay. O di kaya,
sasabihin ko din, kailangan ko din magpadala sa Pilipinas, ganito, ganyan. Yun, pinag-uusapan namin, which is, wala kaming problem ni Asis about dun. Nagpapadala ako sa Pilipinas, tumutulong kami sa nanay niya, wala kaming problema sa bagay na yun. So, ganun naman si Asis. May mga iba naman na sinusolo nila ang pera. Yung anak na may trabaho, sinusolo niya lang yung pera niya. Hindi niya iniintriga sa nanay o hindi din niya iniintriga sa asawa niyang babae. Pero may mga iba dito, kagaya ng mga pinsan ni Asis, no, na may mga asawa, hindi full na ibinibigay yung salary ng asawa nila sa asawa nila. Kumbaga, ibinibigay talaga sa nanay nung lalaki. Kaya nga mga babae dito, kapag ganyang baitika, dun sila nakakabawi, dun sila nakakaipon, dun sila nagkakapera, na nakakahawak talaga sila ng pera. Kasi nga, yung baitika kasi is brother-sister relationship, na kung saan yung kapatid nilang lalaki nagbibigay ng pera sa kapatid nilang babae. So, dun lang sila nakakahawak minsan, kaya nakakabili sila ng mga mamahaling damit, sari, or kurta surwal, o di kaya lahenga, mga golds, ganyan. So, hindi siya totally kagaya sa atin. Hindi, kasi diba sa Pilipinas, talagang pag sinabi mong asawang lalaki ka, ang sahod mo, intriga talaga sa asawang babae. Diba, naka-mindset na sa atin yung ganun na kultura. Pero dito kasi, hindi pa rin. May mga iba, nagbibigay sa nanay, may mga iba naman, binibigay sa asawa. Yung mga iba naman, hati, kalahati kay nanay, kalahati sa wife, ganyan. And, minsan nga itong mga pinsan ni Asis, pag pumupunta sila dito, nanghihingi talaga sila ng pera sa mga kapatid nilang lalaki. Pahingi naman ako ng ganito kahit pag anong ganyan-ganyan lang. So, nasa kultura talaga nila yung ganon. Na minsan, ang asawang babae, hindi talaga nakakahawak ng pera na galing sa asawa nila. Kasi nga, meron at meron pa rin sa mindset nila na ang pera ay dapat talaga sa nanay. Unless na lang yung isang tao o yung isang lalaki nakalabas na ng bansa, nakapagtrabaho na siya sa abroad, nakakita na siya ng ibang culture, nakakilala na siya ng ibang culture na ganito ang culture nila, ganito ang lalaki, ganito dapat ang responsibilidad ng lalaki sa kanyang asawa. Alam niyo yon, kagaya ng mga nasa Amerika, mga open-minded na yun eh. Kahit yung mga mother-in-law na nakalabas na ng country, mga open-minded na yan, alam na nila na hindi sila nag-stick lang sa culture nila. Kailangan talaga, alam mo yun, maging open-minded din sila sa ibang culture na pwede rin nilang ma-adapt. Parang ganun. So, sa experience ko naman, hindi naman namin naging problema yan ni Asis. Kasi nga, ever since, sa Qatar pa lang talagang sa akin, niya talaga nagbibigay ng pera. Iniintriga niya talaga yan. Tapos manghihingi na lang yan kapag kailangan niya. Ganun naman siya. And sa mga naririnig ko naman sa mga ibang Pilipina dito, ganun din. Nag-iintriga sila sa asawa nila. Nagbibigay sila sa asawa nila, hindi sa nanay. Kasi nga, alam niyo naman, diba, lahat naman ng mga Pilipina na napadpad dito, na-meet nila yung asawa nila sa ibang bansa. Dubai, Qatar, yung mga iba sa Malaysia, yung mga iba sa US, 'di ba? Kaya mga open-minded na 'yan. Kaya pagdating sa ganyan, hindi naman kami nagkakaproblema. So, 'yun lang, guys. Yung pinakasagot ko doon kung kanino nga ba napupunta yung sahod ng mga asawa namin sa amin ba or sa mga mother-in-law. So, 'yun lang. And sana nagkaroon kayo ng konting idea about sa bagay na 'yan. Kasi talagang ibang-iba talaga ang kultura nila dito, guys. Kailangan lang talaga i-adapt mo para hindi rin magkaroon ng problema minsan. Kailangan i-adapt mo talaga kung ano yung kultura nila dito since tayo ay nandito sa bansa nila, diba? So, yun lang yung video natin for today, guys. Sige, end ko na. Ang susunod na pag-shoutout ko sa susunod na lang kasi may mga magbe-birthday ng 26, may magbe-birthday ng 30, 23 ngayon, no? So, kailangan ko munang isulat sa notebook ko, yung mga nagpapa-shoutout. So, i-end ko na ang aking video for today. Thank you again for watching, everyone, and see you in our next video. Bye and God bless us. So, thank you so much.